Hi everyone! For today's video, let me share to you the requirements needed para magpakasal sa simbahan after makasal sa civil. So, quick info and background lang, kasi nag-vary yung requirements depends on the church at kung ilang taon na kayo magkasama. So, we are on our 30s nung nagpakasal sa church, both Catholic, pero 6 years na kaming civil when. Meron na din kaming isang anak at special kami kinasal, hindi yung mass wedding. Naka-base na pala kami sa Manila at yung province ko ay Bohol. At yung asawa ko naman ay sa Iloilo. So, yun yung info namin. Yung isushare ko ay based sa experience lang namin sa pagkuha ng requirements. So, ito ay bigla ang church wedding. Supposed to be dapat next year na namin to gagawin para mapaghandaan. Pero dahil sabi ni Lord, magpakasal na kami, so pinush na namin agad-agad. So, here's the requirements. First is marriage contract, original at photocopy. Ito pala ay chinecheck talaga ng simbahan at pare during interview kung sinong nagkasal at dapat merong license number ng, for example, mayor or yung judge. In our case, judge yung nagkasal sa amin at naka-indicate naman yung info niya. So, walang problema. At the same time, yung location and all. Siguro pag wala, need pa nilang i-verify yung name na andun sa marriage contract kung sinong nagkasal. Next is the baptismal certificate. Ito ay dapat updated within 6 months. At dapat merong purpose na for marriage talaga. Ang reason kasi bakit within 6 months ay to make sure na wala talagang marriage na naganap, something like that. Yun yung reason ng pare. Tinanong ko kasi during interview kasi anong kaibahan ng baptismal na kinuha dati at ngayon, ipareho lang naman yung info. So, napaliwanag naman ni Father. Ang prob usually ng baptismal ay di ba kukunin kung saan ka pinanganak at yung iba sa probinsya and all. Kaya ang ginawa ko, since Mindanao ako pinanganak, nagutos ako sa kakilala na kunin yung baptismal ko kung saan ako bininyagan. Same din sa asawa ko kasi sa Visayas naman siya. Next is the confirmation certificate. Ito as much as possible within 6 months din. Dapat may purpose na for marriage. 6 years ago, kumuha na kami nito. In honor naman pero pinakuha na din kami ng latest kasi sobrang tagal na din ng 6 years. So, if you have these 3 requirements, pwede nang ipasa sa simbahan para mag-fill out ng form sa church para sa publication ng marriage bonds or tawag na tinatawag nila. So, ginawa namin, pinasa namin yung first 3 requirements kung saan kami kakasal. At ito yung binigay sa amin na papers na isi-send nila sa location ng asawa ko para masimulan ang marriage bonds doon at dito sa simbahan kung saan kami ikakasal. In our case, since ang target date namin ay July 24 at nagpasa kami ng requirements ng around July 8, so hindi ko na pinaintay na dumating yung document na ito since church to church ang transaction eh. From Bohol Church to Iloilo Church. So, medyo magta-take time pa para dumating yung documents through LBC. Kaya ang ginawa ko, in-scan ko at pinadala sa kamag-anak sa probinsya ng asawa ko at pinasa nila sa church same day kung kailan kami nag-process para masimulan ang tawag ng Sunday kasi 2 Sundays ni-require sa amin. 3 consecutive Sundays talaga pero pumayag ang simbahan na 2 consecutive Sundays lang because yun nga, kasal naman na kami sa civil at the same time, palis na din kasi yung asawa ko na OFW kaya need mahabol within 2 weeks. Pinaprocess ko pala ito sa mama ko, so ibig sabihin hindi kami yung nagpasa personally. Dumating kami ng province July 16, puro photocopy lang din pinasa ng mama ko. Pinasa lang namin yung mga original nung pagdating namin. Itong marriage bonds ay para malaman kung merong impediments ng both individual kung may mga mag-object and all. So yun. Next requirement is the Precana Seminar Certificate. Nahirapan kami kumuha ng schedule dito. Kala namin hindi na matutuloy yung kasal dahil sa Precana Seminar. Importante kasi ito na requirement ng simbahan. Sa simbahan kasi merong schedule ng Precana Seminar every month. Hindi na namin naabutan yung schedule sa simbahan kung saan kami kakasal.
Dito din sa Manila kung saan kami nakatira, sa katapusan pa yung sked ng kanilang pre-K na. Good thing, sa isang barangay sa province or sa town namin, meron silang mass wedding. Kaya nagkaroon sila ng special schedule ng pre-K na. At pinayagan naman kami na dun mag-seminar kahit sa kabilang barangay. At ito yung mga topics na pinag-uusapan. So, 2 whole days talaga siya. Pero sa ibang simbahan, ginagawa lang nilang 1 day or 1.5 day itong lahat ng topics na ito. July 18 to 19 ang sked namin dito. Magdala ng ballpen at notebook para sa pag-take notes. Madami din kayong makukuhang info dito at ma-remind tayo bilang isang Katoliko. So, nang nag-pre-cana na kami, saka kami nag-finalize ng date, which is July 24. So, technically, 3 weeks preparation lang talaga, simula sa requirements hanggang sa wedding celebrations and all. Next is the canonical interview and confession. A day before the wedding ay yung canonical interview with the priest, sabay na din yung confession. Usually ginagawa daw talaga to a day before the wedding. So July 23 namin to ginawa after ng Sunday Mass. Kinuha din ng kamag-anak ng asawa ko yung sa result ng marriage bans sa church nila na wala namang nag-oppose ng marriage. But same, church to church pa din ang transaction nito through LBC pero dinala na lang din nila para mapabilis. Also, yung name ng principal sponsor, sinihingi na to kasama ng requirements pati yung bayad ng lahat. After ng pre-K na seminar, July 20, doon pa kami naghanap ng mga gamitin para sa kasal. So, 4 days preparation na lang ito kasi 24 yung kasal. Noong July 20, naghanap kami ng venue. Mga ilang lugar din yung napuntahan namin at nakapag-book na din kami ng same day, July 20. Binook namin agad-agad. Naghanap na din kami ng flower shop na mag-aayos sa simbahan at yung mga bulaklak na gagamitin sa kasal. Naghanap din ako online ng photographer, book at the same day, pati yung magme-makeup, yung damit at sasuotin and all. Also yung magagamitin like yung aras, mga souvenirs, cake, host sa kasal. At ito pa, July 23 nag-decide kami na magkaroon ng entourage. So nag-rent kami ng gowns at kung sino magkasya, siya susuot para maging maganda naman. Gusto lang sana namin ng simple lang talaga. Ayoko na sana mga rampa sa aisle. Planong program, kainan na lang. Wala na ding entourage sana, pero sabi nila, since okay na lahat, bakit hindi nila magkaroon ng ganun? Para maging okay naman. So, a day before the wedding, nagawa naman ang paraan. July 22 to 23, dun kami nag-invite ng guest. Yung invitation, ginawa lang namin sa Canva, tapos pinaprint namin. Kaya sobrang gulat sila at Monday pa yon may mga work sila. So, yung sa guest list sa table, ginawa ko lang din a day before sa Canva, tapos pinaprint ko, nilagay ko kada table. By the way, dito sa Manila, sa barangay namin, merong mass wedding ng July din. Pero we decided na gawin sa Bohol, sa province, kasi naisip namin mas malaki yung magagastos sa pamasahe sa mga pupuntang Bohol to Manila at Iloilo to Manila na mga kamag-anak. At nakasked talaga ang uwi namin ng July 16 pa probinsya. That's the reason na tuloy na lang, natinuloy na lang talaga namin kahit ilang araw na lang yung preparation. Yung requirements na require sa amin sa mass wedding ay halos wala talaga, to be honest, kung tinuloy namin yung mass wedding. Kasi sabi nila, yung baptismal at confirmation certificate, pwede na sila daw yung tumawag sa simbahan to simbahan. Tapos digital copy lang. Hindi na din kami ni-require ng marriage bonds kasi more than 5 years na daw kaming kasal at meron na din kaming anak. So parang gagawin na lang namin sana ay yung pre-K na seminar at confession. Even nga yung reception sila na din mag-provide kasi yun yung project ng simbahan buwan-buwan. Pero hindi namin to na-take advantage kasi umuwi kami ng province. So ito yung project ng simbahan dito sa Manila, sa aming town sa Bacoor. So, yun ang sinasabi ko na nag-vary ang requirements depende sa parish priest at sa simbahan. Kasi sa Bohol, ni-require kami ng same requirements pareho sa mga hindi pa kasal sa civil. Pero dito sa Bacoor, kung iti-take advantage or sasama ka sa mass wedding, halos wala na lahat requirements. So, sharing with you our photos na ilang araw lang preparation, pero hindi naman siya halatang ilang araw lang talaga ang paghahanda.
Sharing din yung mga ginamit namin at saan binili. Anyway, ang chill lang at no stress pala kami dito sa preparation. Kahit ilang days lang ang preparation, hindi kami ngarag. Siguro kasi ginay din kami ni Lord. Bilis ng pangyayari, pero lahat ay smooth lang din. Walang naging problem. Ito naman yung expenses namin. For the rings, 20,000 pesos. Nakaset na to for 3. Catering services plus yung overnight stay namin sa venue, 50,000. Photographer, 5,000 lang. Hindi na kami kumuha ng videographer, kaya mura lang, photographer lang ang binayaran namin. Yung hair and makeup, para sa akin lang to at sa anak ko at sa mama ko is 3,000 pesos. Yung flowers, 14,000 sa church at yung bouquet kasama na to. At yung church payment, choir, tsaka yung host, 9,000. Lechon and cake, around 11,000. Other document expenses, it varies. Mura lang naman, 50 to 100 lang yung baptismal confirmation. Each yun. Unless mag-uutos ka, syempre babayaran mo yung uutusan mo. So, yun yung medyo malaki. Especially kung province ipapadala pa nila. Other expenses, madami din kami expenses. Hindi ko na need i-mention kasi yung tickets for Manila to Bohol and vice versa. Also, since biglaan nga to, pinamasahayaan namin yung mga family members na pumunta from Iloilo to Bohol. Tapos, tinour pa namin sila. So, all in all, mga 250,000 din yung nagastos namin. Pero again, it varies. So, yun lang. Naging memorable ang aming wedding na ito. Masaya lang. So, sa mga may balak na magpakasal, diretsyon yun na sa simbahan. Huwag nang mag-civil wedding kasi double ang gastos. Tsaka, hindi mo naman kailangan ng bonggang wedding. Kasi it's all about you, your partner, and God. That's all that matters. Ibang mga ganap ay hindi na talaga required or hindi na need. Also, sa civil wedding, tanggap lang yan sa mga tao. Diba? Pero sa mata ni Lord, ay hindi pa kayo kasal. Iba din yung blessings na ma-receive nyo kung sa simbahan kayo. Kasi ibibless talaga kayo ni Lord at ipifeel talaga sa inyo yung completeness ng family. So, yun yung na-feel namin. So, yun lang. Thank you sa panonood.